awit at pampuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating emosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdadamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa
pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan, at talikdan ang masasamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya, at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasalanan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong ipinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo'y matakot. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhay sa Diyos, at namumuhay ng angkop. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At wini-welcome din po natin ang ilan sa mga miyembro at opisyales ng ang Bombero ng Pilipinas, no, na ngayon po ay nakikisa sa atin sa misang pasasalamat na ito. At kung ano man ang kahilingan, no, ng ABP,
naidudulog nila sa Panginoon ay nasa Nazareno na po yan. No? Pero isang malinaw na kailangan natin masagot, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin o bakit natin ginagawa ang mga gusto nating gawin? Malinaw ba sa atin yung dahilan? Ano ba nagmo-motivate sa atin para gawin yung mga bagay na ginagawa natin? Lalo tigit, masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka pa ba sa ginagawa mo? Sa kwento natin sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, dinalaw ni Jesus ang isang bahay. Yung bahay nila Martha, Maria at Lazarus. Ito yung kaibigan no, na sinasabing malapit kay Jesus. Bihirang mangyari na dalawin ni Jesus ang isang bahay. Bihirang mangyari na pumasok si Jesus sa isang bahay. Yung bumisita ba? No, yung kamustahin. Sa dami ng ginagawa ni Jesus, sa dami ng kanyang schedule marahil, sa dami ng mga taong gustong makipag-usap sa kanya, napakaswerte ng tahanan nila Martha, Maria at Lazarus para mabigyan ng konting oras man lang. Pero dito, makita natin at maunawaan yung alin ba yung mas mahalaga sa pagkakataong ito, sa puntong ito, alin ang mas magandang gawin. Kasi sabi ni Jesus, no, mas pinili ni Maria yung mas mabuti. Masama ba si Martha? Hindi naman. Pinagbawalan ba siya ni Jesus? Hindi naman. Inutusan ba siya ni Jesus gawin yung mga bagay ng pag-aasikaso? Kasi sabi dito, abalang-abala si Martha sa pag-aasikaso. Hindi kay Jesus sa pag-aasikaso, sa paghahanda ng kung ano. Kasi, naku, nandito si Jesus, kailangan magluto, kailangan ganyan, ganyan. Ayusin lahat. Pero ang sabi po no, dito sa kwento na kung saan mas nakaka-relate tayo, sabi ni Martha, Panginoon, tulungan mo nga ako. Sabihin mo nga yung kapatid ko, tulungan naman ako. Kung sa atin yon para bang hirap na ako. Ako na lang kumikilos dito, ako na lang nang ako. Kaya ngayon tanong, sino ba nagsabing gawin mo yan? Napapagod ka na. Oh, sino ba nagsabing bawal kang magpahinga, bawal kang huminto? So bakit mo ginagawa ang bagay na ginagawa mo kung patuloy ka naman sa pagrereklamo? At patuloy ka rin no, para bang maiinis sa mga tao, sa ibang tao na nakakapagpahinga, no, nakakapaglaan ng konting katahimikan. Tapos makikita mo sa sarili mo, aping-api ka, pagod ka na. Napapabayaan mo na yung sarili mo, wala ka ng oras sa sarili mo. Oh, sino ba nagbabawal sa iyo? Sige nga, tingnan nga natin. Kasi isa yun sa mga idinadaing natin, di ba? Sa Panginoon, hirap na ako, Panginoon. Lagi na lang ako, Panginoon. Kaya tuloy, nawawalan na ng yung saya na yung ginagawa natin, hindi na nagbibigay ng kaligayahan sa atin, kundi kalungkutan na. Umagang-umaga pa lang, pagmulat pa lang na mata, ako na naman magluluto, ako na naman maglalaba, ako na naman mag-aasikaso. Pagpasok mo sa opisina, mainit na ang ulo mo, ako na naman lahat. Kasi hindi ka nagpahinga. Kasi yung pahinga, di ba, mahalagang bagay yan sa atin eh, sa pananampalataya natin, di ba? Kaya nga nag-utos ang Diyos sa araw ng pamamahinga, magpahinga tayo at sa pagpapahinga natin, hinahayaan natin na makausap tayo ng Diyos, makakwentuhan tayo ng Diyos. Yan, sabi, no?
Mas pinili ni Maria yung maupo, makinig. Kasi bihira akong makadalaw, bihira akong makausap ninyo. Tapos ngayon, hindi pa kita makausap kasi yung utak mo punong-puno ng kung ano mga alalahanin sa bagay sa mundong ito. Ang dami mong concern. At nauuwi sa pagrereklamo. Kaya maganda yung opposite po, no, sa unang pagbasa sa aklat ni Jonas, nang ipahayag ni Jonas sa mga tao, maging sa mga leader ng lipunan na gugunawin ng Diyos ang inyong lugar. Pag hindi kayo nagsisi, hindi kayo nagbago. O sabi, pati mga pinuno, ang hari, nag-utos. Lahat, walang kakain, walang kikilos, magdarasal, hingi ng tawad. Walang nagreklamo. Lahat sumunod. Tinuloy ba ng Diyos ang paggunaw sa Ninive? Hindi. Kaya nga, di ba, problema natin. Ito rin eh, di ba? Ang dami nating reklamo. Hindi tayo nagsabay-sabay. Kung nagsabay-sabay lang sana tayo, no, na isang buwan, tigil lahat. Pati kuryente, tubig, paniningil, tigil lahat. Hindi. Paano ako? Paano kami? Paano ako mabubuhay? Paano? Puro reklamo. Humahaba tuloy itong ating nararanasan. Muli, mga kapatid, sana po sa huling bahagi ng Ebanghelyo, mas piliin natin kung ano ang mas mabuti. At ang mabuti, manatili tayo sa Diyos. Makinig at sumunod sa Diyos. Pagkatapos niyan, magiging maaliwalas, magiging malinaw, at masaya nating gagawin ang ating mga misyon sa buhay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni na Maria at Martha, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao naway, manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, ang mga misang pasasalamat, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo,
Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwa. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang nang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas nang way sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagyintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Steve.
night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, the joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinampalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo, at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.